Hey, sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Basta sa disability last day, listed na lang yun. Mga replacement ng barangay yun. And then, yung supplemental, pilot run ng first 5 barangays. Yun lang, no? Okay. Meron ba sa inyong taga-Buting? Wala. Good morning. Magandang umaga po sa lahat. Po tayo in 35 seconds. Nakubat ka. Good morning kina Miss Maylene, Miss Abby, Miss Susana.
Yes, si Miss Sarah. Ayan, pag-uusapan natin ngayon yung dalawang uri ng SAP doon sa Pasig. Okay, charger na tayo. Nag-FB live tayo. Anggalin ko muna yung mask ko. One minute lang po. Kailangan lang po ako i-text. One minute lang po. May mga, hindi naman ganun karami yung announcements natin ngayon, pero medyo importante. Dito tayo sa ating EOC, sa mga ating masisipag na ng DRL. Okay. And so bago natin pag-usapan yung social or yung dalawang klase social amelioration program sa Pasig City, pag-usapan muna natin yung PLP, yung Permit to Leave Premises, pati po yung barangay coding. Una, gusto ko magpasalamat lahat ng mga sumusunod, nagko-comply sa ating barangay coding. Naging successful ang unang linggo ng barangay coding na hindi ang market usakop. So, yung lahat ng mga report, no? Huwag po mag-alala, yung mga walang PLP o di pa dibig ng pulis natin ng permit, gamitin nyo na lang po kahit anong ibang ID. Basta may address. Kung wala po kayong ID na address, pwede kayong magdala ng ibang proof of residence. Halimbawa, may dala kayong ID, walang address, magdala na lang din kayo ng billing. Meralco ninyo, Manila Water, din na po yun. Initially, yung target ng police natin, dahil sila po yung in charge dito, 5 days, hindi naman, malaki talagang Pasig, no? Pero halos lahat ay nabigyan, yung masasabi ko. Pero syempre, sabihin mong 10% na lang ang wala, ano ba 10% ng 800,000 Pasigeno, ibig sabihin 80,000 di pa. So medyo marami pa rin talaga magsabi na hindi pa sila nakakakuha ng permit. So huwag mag-alala, basta sumunod lang tayo doon sa barangay coding. Magdala lang po ang proof of residence na nakasulat po kung anong barangay ko. Si Miss Winnie mula sa Ugnayan, good morning sa lahat ng mga Ugnayan staff natin. Yeah, pag may reklamo tayo, doon tayo sa Ugnayan sa Pasig. Kaya minsan na siyempre mahirap sa mahirap para sa mga staff 'yun, no? Araw-araw at least 8 hours a day. Ngayong panahon ng crisis, more than 8 hours a day paminsan sila nagjo-duty. Puro reklamo naririnig nila. Kailangan may gumawa noon. Kaya nagpapasalamat ako sa staff natin sa Ugnayan. Kamusta kayo diyan? So, yung mga report naman na natanggap natin, alam ko yung iba medyo hesitant doon sa barangay coding, medyo may duda, sabi, nako, kung ilimit nyo yan na ganyan, edi pag oras o pag araw nang lalabas doon sa barangay, 2 times a week lang, baka dumugin naman yung mga grocery, supermarket, talipapa. Pero pinaliwanag naman po natin at dapat pinapaliwanag din ng ating kapulisan pag binababa nila yung permit. Ito po yung nire-regulate natin. Una, yung bumabiyahe ng medyo malayo, ibig sabihin tumatawid ng barangay, o yung mga unnecessary. Iba kasi talagang pagpayagan mo, araw-araw talaga pupunta sa supermarket. Araw-araw talaga pupuntang talipapa. So ito yung iniiwasan natin. Kung yung mga neighborhood store lang naman, halimbawa po, pupunta ka lang sa sari-sari store kasi hindi ka naman makapagluto sa bahay, pupunta ka sa karinderya, okay lang po yun. At pumapayag po yung police natin at yung peace and order offices natin
And then of course, bawat barangay may sarili din. Ang barangay natin merong autonomiya. Merong ding meron din silang kalayaan at kapangyarihan na gumawa ng sarili nilang mga patakaran. Okay po 'yun. We give them leeway just like the national government gives us some leeway sa city level. The city also gives leeway to the barangays para gumawa sila ng sarili nilang mga patakaran dahil sila po yung nakakita, mga kapitan, kagawad, barangay officials natin, ang nakakita ng sitwasyon on the ground. Ngayon, pag may mali na po talaga, sasabihin namin, sasabihin ng DILG, ganun din naman po sa city level. Pag may mali o tingin na dapat gawin natin uniform ito sa buong NCR, halimbawa, sasabihin ng national sa amin na ito yung gagawin. So ganun din sa barangay level. Pero nakita po natin, ito yung mga report, ilan, ito random lang babasahin ko, yung sa South Supermarket sa De La Paz, mula 4 hours to 5 hours na waiting time, nung itong linggo, naging 1.5 hours na lang yung waiting time, so less than half. So maganda po yun. Dumaan po ako sa labas ng Pure Gold, si Raymundo, yung pila. Hindi ko masabing nangalahate, pero mas maiksi yung pila itong nakaraang mga araw. Yung Unimart, malapit sa amin, dun sa may Capitol Commons, umiksi din yung pila. Yung sa Pioneer Center, umiksi din yung pila. At iba pa, ito, mababa yung listahan ko. No? Siguro sa bawat 10 report na nakukuha ko dahil dito sa barangay coding, out of 10 reports, 9 yung positive. Isa lang yung hindi maganda. So, kung 90% ng report ay maganda at pati po yung mga naiikutan ko, nakikita ko, umiksi talaga yung pila, ibig sabihin, tamang desisyon yung ginawa natin. So, salamat sa lahat ng mga sumusunod. Again, yung mga wala pang permit to leave premises, huwag kayong mag-alala. Alam naman po ng PNP. Isikapin nila at magtutulungan po kami para maabot po. Good morning sa lahat ng bumabati ng good morning. Yan, Sir. Ngayon, ito po, yung mga sinasabi ni Sir Ronald. Yung iba pa pong nagsasabi o nagkukomento tungkol sa SAP. Ito na, seryosong usapan na po ito. Dahil seryoso po ang magiging talakayan natin. Ano ba ito? Ang dami naman notification. Naku, full na ang memory mo. Ano ba ito? Attention na po. Ayan, dahil seryoso po magiging talakayan natin, inom po muna ako ng tubig dahil medyo namamaos na ako. Good morning kay Ma'am Catherine, Ma'am Lelani, Ma'am Josa, Sir Kokoy. Wala po akong sakit. Pasensya. You don't look well. Baka puyat lang pero wala naman po akong sakit. Nakaano naman tayo. Pag lumalabas ako. Minsan lang naman ako lumabas ngayon. Miss Bianca, yes. Medyo puyat lang pero wala po akong sakit. Huwag kayong mag-alala. Malakas at malusog po tayo. Sana kayo rin po ay nasa maayos na kalagayan. So simulan na po natin. Medyo marami na lang viewers para hindi po tayo mainip. Ito po. Yung national SAP po, di ba dalawa po yung klase ng SAP? Ito po, nandito. Ay, break natin. Ito po. Mahirap talaga maging weather reporter. No? Ito po. Yung dalawang klase ng SAP natin. Yung national or DSWD, ito po, binigay sa atin ng national yung guidelines. Ginawa natin ang lahat na makakaya natin para makapag-comply. Ngayon, nagka-problema talaga tayo. Una, yung bilang. So, don't get me wrong, nagpapasalamat po tayo sa national na pamahalaan. Pero yung realidad, yung datos natin na available, di ba nagsimula po ako bilang mayor July. So, yung mga ibang datos talagang hindi available, yung census natin o yung komprehensibong survey, nakaschedule yan ngayong March, April, May.
So dahil dito sa crisis, sa enhanced community quarantine, medyo na-discarrel talaga yung ibang mga plano natin, yung pagkolekta natin ng datos at impormasyon lalo na. So hindi po talaga maayos yung database natin, aaminin ko po yun, dahil nga hindi pa tayo nakapag-comprehensive survey mula nung naging mayor ako. So yung mga guidelines na binabasa sa atin ng DSWD, ng national, although sila rin naman, regional rin, sila rin yung nag-validate ng listahan, medyo nahirap talaga tayo. So nagkaroon ng mga problema. At yung mga nasaranggay, alam nyo naman po yung mga naging problema natin. Pero kaya nga po tayo naglunsad ng pangalawang tipo ng SAP, yung Pasig City Supplemental SAP. Yung mga hindi natin mabibigyan sa national or DSWD SAP, sasaluhin po ng lungsod ng Pasig. Hindi po lahat ng lokal na pamahalaan na may kapasidad na gawin to. Blessed po tayo dahil kaya po natin gawin to sa Pasig. At nagdesisyon po ang ating, ako kasama ng ating sanggunian panlungsod, kasama ng ating vice mayor, sa tulong din ng ating congressman, kasama po yung mga team natin sa mayor's office, sa local finance committee, lahat po ng mga nagtatrabaho. Nagawa namin ng paraan, nakita po namin na ito po yung pwede natin gawin dito sa Pasig, dahil alam natin may mga problema talaga sa national or DSWD SAP. Kailangan lang natin tapusin to. Ngayon, pwede na tayong magsimula dito sa supplemental SAP. So, pag-usapan natin, ano na yung status? Ano na yung status ng SAP sa Pasig City? Yung sa national DSWD, patapos na po. Today siguro last day o hanggang halos ano na po eh, halos tapos na eh. Yung mga binibigyan na lang ngayon, yung mga delisted. Meron po kasi hindi na mahanap kasi nga yung pinagbasihan natin na listahan primarily o yung sa 2015 na listahan. So talaga may iba doon, wala na talaga. May iba doon mali. Okay, so yun yung mga na-delist. Yung mga iba, yung sinasabi, nakausap ko, babanggitin ko na po ha, walang magagalit. Yung sa Barangay Santolan, nakausap ko naman po yung barangay doon at inamin naman po nila na may mga mali sa listahan, nagpa-delist. So hindi talaga siya malaking problema. Nagpa-delist naman yung mga dapat na magpa-delist. Siyempre, pag nakita ng isang mamamayan, o teka, ito yung kapatid ni ganyan, ito yung ano, pamangkin ni ganun, bakit nasa listahan sila? Naintindihan ko po yung concern ninyo, pero gusto ko lang po kayo i-reassure na siguro 95-99% ng mga mali sa listahan, nahuli naman natin eh. At hindi lang sa nahuli, yung iba voluntary silang nagpa-delist. So maraming salamat sa kanila. Pasalamat tayo. Hindi yung magagalit na, nagpa-delist na nga sila, magagalit pa tayo sa kanila. Huwag naman po ganun. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay, ibig sabihin, magpasalamat na lang tayo dun sa mga nagpa-delist na voluntary. So again, patapos na po tayo sa pamamahagi ng DSWD or National SAP. Ngayon, punta na po tayo sa Pasig Supplemental SAP. Punta po. Ayan. Simula na po tayo ngayon, ngayong Martes, May 5, dahil kahapon ay May 4. Diba? Kahapon, Star Wars Day, May the 4th be with you. Ngayon, May 5. As we speak, habang nagkukwentuhan tayo ngayon, nagsisimula na po ang ating Pasig Supplemental SAP. Sinimulan po natin sa maliliit munang barangay. Ganun naman, pag may mga programa ang lungsod, talagang sinisimulan yan sa mga maliliit na barangay dahil practicality lang. Ano? So magsisimula po tayo sa Malinaw, San Antonio, Sagad, Santa Rosa. Ito po yung mga pilot barangays natin. Yung pinakamalaking barangay natin, yung Buting, para dito sa pilot run natin today. Dito sa araw-araw na po yan. Larga na po yung mga team natin. So again, 8,000 pesos per family. Kung sino yung mga kwalipikado. So bawat pamilya, ipopost po sa Pasig Information Office yung verified na account po ng Pasig Information Office. Yung may blue check. Okay, hanapin po natin yung blue check kung sino po yung verified account.
ng Pasig Information Office. Ito po, babanggitin ko lang yung mga fake news. Hindi pa rin talaga tumitigil. Siguro, baka habang buhay, hindi na po talaga mawawala yung fake news sa internet lalo na. Pero kahit hindi sa internet, diba, yung chismisan, yung mga nagkukwentuhan, talagang hindi naman na bago ang fake news. Ano? Nangyari lang talaga dahil sa internet, napakabilis kumalat kuminsan. So, ingat po tayo, doble ingat. Meron pa na ginagamit yung picture ko. Diba, gagamitin yung picture ko, maglalagay kung ano yung supplemental SAP natin. Tapos mali-mali naman, mga hindi ko sinabi. Ginagamit po yung pangalan ko, yung pangalan ng ibang tao, nagkakaroon ng mga fake news. Naglalagay. Andali lang kasi, kunin niyo yung logo ng ngayon. Kunin niyo yung logo ng Pasig. Kunin niyo yung logo ng GMA. Kunin niyo yung logo ng TV5, ABS-CBN. Lalagay doon. Napakadali. Kaya, ingat po tayo. Check natin yung mga nasa, ano, yung mga nasa verified pages ng Pasig Information Office. Ito po, yung page ko ngayon. Yan. So, nagsisimula na po tayo ngayon. Pilot run po. House to house po ang Pasig Supplemental SAP. Ay, huwag tayo mag-alala. House to house. Insentibo na rin para manatili tayo sa bahay. Dahil kung wala po kayo sa bahay, na oras na namamahagi po tayo ng supplemental SAP, baka hindi po kayo makakuha. O kung makakuha kayo, doon na kayo sa huling-huli. Ibig sabihin, iikot muna sa 30 barangays at tapusin muna yung almost 300,000 families. Although ito, para sa supplemental, mga 100,000 plus lang po ito. No? Siguro less than 200,000 families po. Mga 150,000-160,000 families yung target natin dito sa SAP. Supplemental SAP para lahat talaga ay mabigyan. Pero kung wala kayo sa bahay, sa oras na mamamahagi tayo dun sa street ninyo, sa purok ninyo, sa looban ninyo, mapapahuli na kayo ulit. Ngayon, ito yung assumption natin. Ano? Kung wala kayo sa bahay, sa oras na namamahagi tayo ng SAP sa lugar ninyo, isa lang po sa dalawa ang ibig sabihin. Una, merong kayong dahilan na lumabas ng bahay, siguro may trabaho kayo. So kung may trabaho kayo, hindi kayo yung pinaka-nangailangan. Yung mga no work, no pay, sila yung mas nangailangan. Yung mga walang trabaho, sila yung mas nangailangan. Pangalawa, baka lumabas kayo na hindi kayo dapat lumabas. So yun po yung dalawa sa posible. No? Babalikan pa rin kayo, pero baka mahuli kayo. Yun lang po yung sinasabi ko. So, insentibo po ito, stay at home. Pag nasa bahay kayo, mas mataas yung chance na mauuna kayo dun sa supplemental SAP natin. Ngayon, baka umabot po ng ilang araw hanggang ilang linggo yung pamamahagi po ng 8,000 pesos na supplemental SAP natin dito sa Pasig. So, isipin po natin kung gaano kalaki ang Pasig. Ano? Hindi po ganun kabilis talaga na magagawa natin ito. Pero we have thousands of people who are helping us. Pati yung mga barangay natin, lahat yan tumutulong sa atin. Walang politika dito. Ngayon, tandaan natin, sa panahon ng krisis, walang panahon para sa politika. Yung mga iba, pilit na linalagyan nila ng kulay ng politika. Pero wala po talaga. Kailangan magtulungan po ang lahat eh. Kahit mga tao hindi ko gusto personally, oras ng trabaho dahil panahon ng krisis, nagtutulungan po kami lahat. Ayan na naman nakita yung fairness po sa mga barangay natin. Nakita ko po na talagang handa po silang tumulong at tumutulong sila sa panahon ng krisis na ito. Okay, so yan po ang Malinaw, San Antonio, Sagat, Santa Rosa at yung pinakamalaking pilot run natin, yung sa Buting. Hindi po ibig sabihin matatapos ang lahat ng nasa barangay na yon sa isang araw. Imposible po yun. Ito pong supplemental SAP. Tingnan po natin sa ibang lugar. Hindi po sa lahat meron ito. Kaya, hindi naman sa pagmamalaki, pero sana ma-appreciate natin yung ginagawa ng lokal na pamahalaan na effort natin sa tulong ng, again, sa tulong po. Hindi ko magagawa ito mag-isa. Diba? Ako nga ang mayor, pero kung hindi po aaprobahan to ng
ng sanggunian panlungsod natin sa pamuno ng Vice Mayor, hindi po mangyayari ito. So nagpapasalamat din ako kay kina Vice Mayor Iyo, kina Congressman Roman, sa mga konsehal natin, kasama yung Liga ng Barangay, ng SK. Salamat dahil sinuportahan nila ang programa na ito. Sila yung nag-approve ng programa na ito. Kami lang yung nagpanukala, pero sila talaga yung nag-approve nito. At yung ehekutibo naman, yung mag-iimplementa sa tulong ng mga barangay captain at barangay government sa pamahalaan pang barangay natin. Okay? So, yan, tinitingnan ko lang po, ano, Ron, saka Brian, baka may nakikita kayo mga tanong na paulit-ulit para ma-address ko. Pero again, mag-house to house po tayo. Yung listahang pinagbasihan natin ay pamaskong handog, pero pag dumaan po sa isang lugar, tapos nakita natin, kahit wala naman po dun sa listahan ng pamaskong handog, bibigyan pa rin naman po. Okay, tapos ang pera na, ay hawak po ng treasurer's office natin. Hindi galing sa mayor's office po yan, ha? Galing sa treasurer's office. May mga pagador tayo. Sila po yung may hawak ng pera. Tapos may kasama yan na PNP. So ganito po mangyayari. Una po, peace and order offices natin. Yung Biseyo, maaaring tumulong din yung OPS. Yung iba't ibang peace and order offices natin. So halimbawa, isang street. Una po, dadaan yung mga peace and order office. So makikita niyo na po sila. Titingnan na lang kung clear. Kung magulo sa area ninyo, eh baka next time na lang po. Pero kung maayos po, walang mga nakatambay sa labas, walang kaguluhang nangyayari, dadaan po yung peace and order offices natin, okay. Susunod po sa kanila, pag clear po, susunod po sa kanila yung magbibigay po ng forms. Ayan, so bibigay sila per house, bibigay ng form. Tatanungin, ilang pamilya dito? Ito yung form. O, ayan, form. Pangatlo, darating na po yung team leaders natin na may kasamang pagador. So, yan na po sila. Sila na po yung pag-check lang, kompleto ba yung form? Ilan pamilya nga to base sa definition natin ng pamilya? So, kunyari, may lola, kasama niya, tatlo niyang apo. Yung apo niya, wala na yung mga magulang, isang pamilya yon. Kung isang pamilya, may nanay, tatay, mayroong anak, yung anak niya, may sarili na, may asawa na rin, at may anak, dalawang pamilya po yon. So, tingnan niyo na lang po dun sa, ano, sa infographics na ilalabas natin kung ano ibig sabihin ng pamilya. Ano. Huwag na po tayo makipagtalo sa team leader natin. Gusto naman po natin tulungan lahat. Pero syempre, kailangan natin ng mga rules. Hindi naman po pwede basta pumunta na lang sa Pasig tapos kukuha ng ayuda. So may mga rules pa rin po tayo. So yun po. So again, ha, una yung peace and order offices, dadaan po. Che-check nila kung maayos yung lugar. Pangalawa, dadaan yung mga magbibigay ng forms. I-fill out niyo po yung forms. Pangatlo, dadaan yung team leaders natin kasama yung pagador. Sabi nga ni Brian, ano daw tawag sa pagador pagka patapos na sila? Pagodor na daw, kasi pagod na daw sila. Kaya alam niyo, itong mga team leader natin, yung mga pagador natin na mag-iikot sa inyo, sana ano rin, ipakita rin natin na appreciate natin sila. Sila ginagawa nila trabaho na nila sa init ng araw. Minsan lumalagpas yan ng 8 hours sa isang araw. Pagod na pagod yan. Tapos minsan nakaka-encounter pa sila ng mga minumura sila, nagagalit sa kanila. Hindi mo maintindihan kung bakit. So, sana wag naman ganun. Ano. Una, yung mga programa naman, hindi naman sila yung nag-design nun. Ginagawa nila, kung may reklamo kayo, pwede nyo naman sabihin sa maayos na paraan eh. Hindi nyo kailangan magalit sa kanila. Ito may isang instance, ano? Taga Green Park. Siguro nalilitan dun sa ano eh. Alam ko naman may kaya yung tao na yun. Dating PBA player. Kakampi pa man din ng
Bayaw ko dati, Kuya Mark, company Kuya Mark dati. Minura-mura yung team leader natin. Bakit daw ganun lang yung pinamimigay? Kung naliliitan siya doon sa pinamimigay ng city o sa pinamamagi ng city, ibig sabihin, hindi niya kailangan yun. Alam ko naman kung magkano yung sweldo niya dati. Di naman siya mahirap. Yan, so ilan lang naman dating PBA player sa Green Park. Alam mo na kung sino sinasabi ko. Sobra eh. Talagang yung mga team leader natin, pagod na pagod yan. Nagtatrabaho sila. Sa init ng araw. Pinasok na nga namin yung subdivision para mabigyan yung mga nangailangan. Ngayon, may mga nagtatanong po, sino yung bibigyan? Ito pong supplemental sa lahat po, bibigyan natin. Pero kailangan ko rin po talagang i-emphasize na ito po, ang layunin natin dito ay para magbigay po sa mga, para magbigay ng ayuda sa, para mga, sa mga nangangailangan. Okay? Ulitin ko po, yung layunin natin sa Pasig Supplemental SAP ay para matulungan po yung mga talagang nangangailangan ng tulong o ng ayuda na hindi nabigyan ng National o DSWD SAP. So, ngayon, di ba yung mga government employees, hindi nakasama kasi sumisweldo naman tayong lahat. May hazard pay pa, may OT pa. So, kasi ito yung tinatanong. Ito, mga kondo. Ito, madalas nagtatanong. Opo, kasama po ang kondo. Lahat po. Pag sinabi ko pong lahat, ibig po sabihin lahat. Tama po ba ang mga nangungupahan? Opo, kasama po ang nangungupahan. Basta residente ng Pasig. Ngayon, ang hindi lang po siguro mabibigyan, yung mga transient na workers na qualified din naman siguro sa Dole Camp o sa ibang ayuda ng national, baka hindi na namin kayanin yun. Pero yung mga residente, hindi kailangan homeowner. Kahit na nangungupahan lang, nakikitira sa kamag-anak, basta tunay. Lehitimong nakatira sa Pasig. Lehitimong residente ng Pasig. Kwalipikado po. Single parents, opo, kasama din po kayo. Single parents na may anak. Okay, siyempre. Loko ko nito eh. Siyempre single parent. Meron pang single parent na walang anak? Loko ko ni Ron eh. Pero opo, kasama po yun. Yung mga nakatanggap ng national, siyempre hindi nakasama. Yun nga yung point nito. Para yung mga hindi na kuha-kuha doon sa national SAP, yun po yung mabibigyan doon sa Pasig Supplemental SAP. Kaya nga po supplemental. Kapag tatlo ang nakatira sa pamilya, isang bahay. Kung isang pamilya yun, counted as one family. Isang pamilya nga eh. Yung bilang nyo, isang pamilya, hindi 8,000 po yung matatanggap. Pero kung kunyari sa isang bahay, kunyari po, may nanay, tatay, lima yung anak. Ngayon, sa lima niyang anak, meron pong isa doon na may sarili ng pamilya. Nakatira pa rin doon sa bahay nila, pero may asawa na rin yung isa nilang anak at may sarili pa. Ben. Hindi po COVID ito. Ano lang. Masama lang talaga boses ko. Kasi kahapon. Kasi gawa ko ni Ron. ano yung sinasabi ko? Ayun. So yung example ko, nanay, tatay, merong limang anak. Doon sa lima nilang anak, may isang may sarili ng pamilya. Pero doon pa rin nakatira sa bahay nila. O dalawang pamilya po yun. Okay? So, hindi ko naiisa-isahin yung mga variations natin ng anong ibig sabihin ng salitang pamilya. So, maaring tradisyonal, kahit po halimbawa, ayun, yung mga solo parent,
dating solo parent, may kinakasama na ngayon. Lahat po yan kasama dun sa definition natin ng pamilya. Sinubukan natin gawing mas maluwag hanggat reasonable naman, ano? Ginawa nating medyo maluwag para mas marami po ang makatanggap nito. So, sana maunawaan po ng lahat na kinailangan lang po natin na tapusin yung bakit may dumadaan? Kalimutan ko tuloy yung sinasabi ko. Ay, sinasabi ko, Brian. Ay, si Kuya Takoy. Kinailangan lang natin, sorry. Kinailangan lang natin tapusin yung national or DSWD SAP. So ngayon po, halos tapos na tayo dun eh. Yung mga binibigyan na lang natin dun, yung mga na-delist at na-replace po. Ngayon, nagsisimula na tayo sa supplemental SAP. Salamat po sa pag-unawa na hindi po talaga ganun kadali yung ginagawa ng lokal na pamahalaan ngayon. Ito po ay krisis katulad ng walang iba. Wala pong hindi parang nagkakaroon ng gantong klaseng krisis sa mga sa lifetime natin. Hindi pa nangyayari yung gantong klaseng krisis na hindi mo walang set na plano, hindi tayo nakapagplano para sa isang pandemic na ganto na talagang worldwide. Nakita natin kung paano tinamaan ang buong mundo sa virus o virus na ito. Pero naginagawa naman natin ng lahat ng makakaya. At ako, proud na proud ako, lalo na sa mga frontliners natin, sa buong team natin, sa yung mga frontliner natin, halimbawa yung mga PEU, yung mga social workers natin, yung mga BFP, lahat ng ibang frontliners natin, mga pulis. Hindi mo naman masabi na lahat kami o lahat sila hindi natatakot eh. Siyempre natatakot din yung mga yan. Yung mga sumusundo sa pasyente na suspected o probable cases, siyempre natatakot din yan. Pero kahit natatakot sila, ginagawa nila ang trabaho nila. Kaya pag may kakilala po kayong frontliner, taga Pasig man o taga ibang LGU, taga national o NGO, pasalamatan niyo po sila at bigyan niyo sila ng appreciation dahil grabe po yung ginagawa nila para sa atin. Yung mga frontliner natin dito sa lokal na pamahalaan ng Pasig, ilan libo din po yan. Sinusugal nila yung kalusugan nila. Hindi lang physical health, hindi lang yung sa baka magkaroon ka ng virus, pero pati yung mental health. May mga iba talagang nagkakaroon din ng anxiety. Siguro pwede mo nang hindi ako psychologist pero yung iba siguro may PTSD na rin. Seryosong usapan po ito, hindi po madali yung ginagawa ng mga frontliner natin. Mas mahirap yung ginagawa nila kaysa sa ginagawa ko. Kaya yung simpleng tulong ng iba na stay at home, gawin na po natin. Kaya din galit na galit ako dun sa mga yung nabanggit ko kanina, may instance na PBA player dati, alam kong may pera naman, ilan yung sasakyan, maganda yung bahay, tapos magbibigay yung team namin ng ayuda dahil sila naman yung homeowners naman nila yung nag-request na pumasok kami doon, tapos mumurahin yung team leaders natin. Yung sense of entitlement ng mga ibang tao, grabe talaga. Ito mga frontliners natin na nagpapagod, over and beyond the call of duty, tapos mumura-murahin nung taong yun. Nagpipigil lang ako, gusto ko banggitin yung pangalan niya. Alam ko yung Mark kung sino yun. Kayo na lang mag-usap. Siya na bahala sa'yo. Idol ko pa naman yun dati. Green Park. Pero speaking of Green Park, yung mga subdivision natin, ang lokal na pamahalaan, gusto po tulungan lahat. We want to help everyone who is in need. Pero siguro yun yung keyword, kung sino yung in need. Kapag may mga request, kahit yung mga subdivision, sinusubukan natin na pasukin. Pero sana maintindihan po natin, lalo na yung medyo may kaya at medyo nakakaluwag sa buhay, na hindi po ito yung tamang panahon para gamitin yung argumento na, ay, taxpayer din ako.
totoo po, taxpayer tayong lahat. Mula sa pinakamayaman na businessman hanggang sa taong walang bahay. Lahat po tayo taxpayer. Dahil bumili ka lang ng RC, bumili ka lang ng pandesal, taxpayer ka na. Lahat po yan. Kung wala ka man income tax, one way or another, nagbabayad ka ng VAT. Lahat po tayo, pantay-pantay, taxpayer tayo lahat. We pay taxes as we are able, as we are blessed by God. Ngayon po, may mga nagrereklamo, ba't daw inuna yung gantong lugar? Bakit 3 weeks na o isang buwan na lapa dito sa lugar namin? Sana maintindihan po natin, nasa malakihang krisis po tayo. Ito po, isipin po natin, o bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa po, nagkaroon ng sunog, isang neighborhood fire, na 100 houses na po yung nasusunog. Sa isang barangay, mayroon naman po isang pusa, umakyat ng puno at na-stuck doon, alaga ng isang residente, na-stuck sa puno yung pusa. Sino po ang uunahin ng bumbero natin? Sino ang dapat unang tulungan ng bumbero natin? Yung bang pusa, yung alaga pusa ng isang residente o yung neighborhood fire na 100 families o 100 households yung nasusunog na? Sino yung unang dapat tulungan? Di ba parang common sense naman, unang pupuntahan yung 100 households na nasusunog? E paano kung tumawag itong household, yung residente na may-ari ng pusa na umakyat ng puno? Teka, Mayor Vico, taxpayer naman ako. Dapat tulungan mo din ako. Nangangailangan din ako ng tulong. Oo, tama, kailangan ng tulong. At gusto natin tulungan pareho. Pero sino ang uunahin natin? Sana maintindihan natin yun. Yung mga mayayaman naman, yung mga may kaya sa buhay. Tanggalin nyo na po yung sense of entitlement ninyo. Dahil ang lokal na pamahalaan, gusto po kayong tulungan lahat. Lahat ng nangangailangan ng tulong, gusto po natin tulungan. Pero meron tayong prioritization. Yung ayuda na binibigay natin, unahin pa ba natin yung maganda yung bahay at 5 yung sasakyan? Siguro dapat unahin natin yung mga, kung hindi makatanggap ng ayuda, ay baka magutom. Let's check ourselves. Kaya ito pong Pasig supplemental SAP natin. Ito po para sa lahat. Ano? Para sa lahat kasi gusto natin tulungan lahat. Pero ito pakiusap sa mga nakakaluwag man po sa buhay, sa mga may kaya. Huwag na po kayong kumuha. Kung meron lang sanang paraan yung city na sabihin, ay ito yung mga may trabaho pa, ito yung mga, kaso wala tayong available database na ganun. Kaya minabuti na lang po namin na lahat po ay qualified dito sa programa na ito, maliban sa government employees, kasi yun talaga may database tayo. So halimbawa, gamitin ko na po yung kung saan ako nakatira, no, para walang ibang magagalit, kasi kahit ako, diba, kahit yung mga pamilya ko, mga taga Baliverde, ayan, alam niyo naman po, taga Baliverde ako. Maaring merong taga Baliverde na nangailangan ng tulong. Hindi naman natin, hindi kung kailangan niya ng tulong, pwede siya kumuha. Pero siguro karamihan sa mga nakatira, mga kapitbahay ko, siguro hindi na siya dapat kumuha. Kung ang nanay ko kumuha ng supplemental SAP, pag-aaway po kami. Kung ang ate ko na nakatira rin sa Baliverde, si Ate Danica, si Kuya Mark, kilala niyo po sila. Kung sila po kumuha ng supplemental SAP, mag-aaway din po kami. Dahil alam mo, nakakain po sila. Hindi ko sinasabing madali yung sitwasyon nila ngayon. Lahat po tayo nahihirapan. Mayaman o mahirap, nahihirapan. Pero yung ayuda ng pamahalan, kung hindi nyo naman kailangan, huwag nyo na kunin. At hindi rin po ito yung para, ay kunin ko para bibili ako ng grocery tapos itutulong ko sa iba. Hindi po yun yung layunin ng supplemental SAP. Yung supplemental SAP natin, ang layunin nito ay diretso sa taong bayan, diretso sa mga tunay na nangangailangan. Kaya, ito po, again, uulitin ko po. Sana yung mga nakakaluwag sa buhay, mga may kaya, mayayaman. Siguro kung mahigit isa yung sasakyan mo, hindi ka dapat kumuha ng supplemental SAP. Totoo lang.
Di naman kami magagalit kung kumuha kayo, pero isipin niyo po, kung gusto niyo po, samahan niyo ako. Punta, pagkatapos nitong enhanced community quarantine, samahan niyo ako. Punta tayo sa mga lugar sa Pasig na talagang nangangailangan ng tulong. Para makita niyo naman po. Alam niyo naman ng Pasig, merong may area na mayaman talaga, pero may area na not as well off. Lugar na may hirap, may informal settlers tayo. Siguro sa panahon ng krisis, mas nangailangan po sila. But again, ang lokal na pamahalaan ng Pasig, lahat po ay gustong tulungan. Pero wag naman po umasa yung mga, halimbawa, yung mga nasa middle class subdivision, wag naman po umasa na mas malaki pa yung ibibigay sa kanila kaysa dun sa mga may hirap na nagugutom na nga. So, sana maintindihan po ng lahat. Yung halimbawa na ginamit ko, yung analohiya na ginamit ko, yung sa bumbero, ano yung uunahin? Yung 100 households na nasusunog, neighborhood fire, o yung pusang na-stack sa puno? Pag ginawa natin ganun, yung halimbawa, parang napaka-obvious, di ba? Parang common sense. Unahin mo muna yung malaking sunog bago mo i-rescue yung pusa ng isang residente. Pag ganung extreme example, obvious po, common sense, kung ano yung uunahin natin. Pero sa panahon ng krisis, 800,000 Pasigueño ang nangailangan ng tulong dito. Hindi natin kaya tulungan lahat ng sabay-sabay. Pero alam ko naman po, ay karamihan sa mga Pasigueño, karamihan sa mga may kaya sa Pasig, nakakaintindi naman eh. Mahaba ang pag-unawa ng mga Pasigueño. Nakikita ko naman po yan. So pasensya po. Alam kong yung kinakausap ko ngayon, in the last 5 minutes, maliit na persento lang po yan ng mga Pasigueño. Pero kailangan ko lang po talaga sabihin. Pasensya na po yung mga iba na wala naman kinalaman dun sa sinasabi ko. Pero kailangan ko lang po talaga ang banggitin. Again, supplemental staff, nagsisimula na po ngayon. Nagsisimula na tayo ngayon. Medyo maliit lang po yung mabibigyan today dahil tinitingnan lang po natin maayos ba yung sistema, maganda ba yung mangyayari, okay na ba, may kailangan ba tayo adjust, ano ba yung pwede pa itulong ng barangay, ano ba yung dapat gawin pa namin sa mayor's office, yung pagador ba natin, okay na, sapat na ba yung kasama niyang police escort, mga ganun. So, ano yung pinakamabilis na paraan na gagawin natin? Si Joel Garcia, ang kulit. Eh, malalagpasan daw po ulit yung hindi nga, kasama nga. Gulo ka usap. Kakasabi ko lang, lahat nga kasama eh. Hindi ko naman mamotibo ko dito. Kakasabi lang, lahat kasama. Para hindi malalagpasan ang kondo, kasama po ang kondo sa supplemental sa comment, hindi muna makinig. Ayan. So lahat kasama po. Ay, Ma'am Vicky, salamat po. Good morning, Kimi Jaziel. So may announcement po. Okay. Ay, mga nasa kondo, alam kong maraming nangangailangan sa kondo. Ang sinasabi ko lang po, nagbigay kami ng food pack, talagang inuna namin yung mga lugar na talagang nagugutom na. Yun naman yung tamang gawin. Pero itong supplemental SAP, again, lahat po, kwalipikado, lahat ng pamilya. So, may nagtatanong, ask ko lang po, yung isa family ng anak ko, may 5, ay nawala. Sorry, hindi ko nabasa yung comment. Ang bilis kayo umakit dito, so hindi ko siya masyadong mabasa, no? Unless maiksi lang yung comment. Pag medyo mahaba po yung comment nyo, mabilis pong umakit eh. So hindi ko po nababasa. But thank you sa lahat ng mababait na comment, yung mga nag-appreciate, hindi lang po sa amin. So per family po, ano? So basta per family yung ibibigay po natin. Ayan. So thank you sa lahat ng mga tumutulong. Muli po sa mga frontliners lalo na. Words cannot express yung pasasalamat ko sa inyo. At yung appreciation ko sa inyo. Lalo na ako, nakikita ko talaga yung trabaho nyo.
Araw-araw, tinitingnan ko yung situation report natin. Marami sa inyo, nagpapadala din sa akin ng pictures. Yung iba sa inyo, pag nakikita ko kayo sa kalsada. So, thank you. Pati sa mga, yung mga na-meet ko kahapon, yung mga new health workers natin, doctors, nurses, lahat po, yung mga medtech, lahat ng mga natin. Patrick, kasama na natin yung mga security sa ospital, yung mga orderlies, yung mga maintenance natin sa ospital. Maraming salamat po. Thank you po. Kahapon kasi na-meet ko. Tapos na po tayo ha. Tapos na po yung major announcement natin. Pero banggit ko lang kahapon, nandun po kami sa centralized quarantine facility in Pasig na may mga tinatapos lang po. So tiningnan ko po yung progreso natin kahapon. Tapos sinabay na rin namin na minute namin yung mga bagong health workers ng Pasig City. So mahigit 60 po sila. Ang tas ng ano nila, nakahawa po yung enthusiasm nila na nabuhayan po ako ng loob nung kausap ko po sila, na nakasama ko sila kahit ilang minuto lang po yun. Pero kung yung iba sa inyo, baka nakita po yung pinost ko, yung kay Doktora Mai. Diba? Wedding date niya, May 2. Alam mo yung ginawa eh, siyempre, canceled yung wedding. Dahil nga, quarantine lahat, sa Iloilo pa siya dapat ikakasal. May 2, wedding niya dapat. Pwede naman siya mag-leave. Wala naman siguro magagalit sa kanya kung mag-leave ka ng wedding day mo dapat na na-cancel. Ginawa niya, nag-duty pa siya. At hindi lang basta nag-duty, sa COVID referral center pa nag-duty. Ganyan ang ano natin, ganyan ang mga frontliner sa Pasig. Ganyan ang mga health workers natin. Bayan muna bago sarili. So, thank you sa inyong lahat. So, may ano ba? Ito, pahabol na questions. Na-lockdown sa trabaho. Kung sa labas po kayo ng Metro Manila, medyo mahirapan talaga tayo. Ano? Baka makuha niyo yun after na. Ayan. So, ito po. More or less, ito, medyo umuulit naman yung ibang tanong. Sagutin ko po yung sa condo, isa pang beses, ha? Iba, comment ka agad, di ba? Kasama po ba mga nakatira sa condo, bibigyan ng supplemental SAP? Opo. Pero kung hindi na kailangan, huwag kumuha. Hingi po kami ng tulong sa mga condominium administrators ninyo. Dahil sila naman po yung may listahan ng bawat presidente doon. Kahit na umupahan, condominium unit owner, condominium unit renter, house owner, house renter, kahit na yung mga sharer, yan, kasama po lahat yan sa mabibigyan sa supplemental SAP ng Pasig. Gusto po natin matulungan ng lahat ng nangangailangan. Ano ba, itong crisis na ito, grabe po talaga. Kasi ang iba dito sa crisis na ito, lahat talaga natamaan. So sana maintindihan po ng lahat na kailangan may mga unahin talaga tayo. So, pero itong supplemental SAP, lahat po ay kwalipikado, lahat ay maaaring tumanggap. Hindi na rin namin machi-check, sa totoo lang. Kung baga, talagang mayaman, kumuha, hindi na po namin machi-check yun. Wala na tayong panahon para doon. Konsensya nyo na lang po. Basta unahin po natin yung mga may hirap at mas nangailangan, yung mga nagugutom na. Yung permit to leave premises natin, tuloy-tuloy po ang distribution. Habang wala pa pong permit yung iba, pwede niyo pong gamitin yung ibang ID na may nakasulat na address o other proof of address or residency. Nakita natin, epektibo yung barangay coding. Nakita mo ba yung mga reports, right? Kumunti yung tao, di ba? Karamihan ng grocery. Kahit sa mga 10 reports na nakukuha ko, 9 talagang nabawasan yung tao. So, kukontinue natin. Ganun naman tayo eh. Pag may polisiya tayo, may patakaran tayo,
Pag gumana, pagpapatuloy, pagagandahin. Hindi gumana, palitan natin. Hindi naman tayo magpupumilit kung hindi siya gumagana. Pero kung gumagana, gawin natin. Itong barangay coding, nakita natin, nabawasan talaga yung bilang ng tao. Nagdalawang isip na rin kasi yung iba. Yung iba kasi talagang araw-araw lumalabas. Intindihan ko naman po, talagang gusto nating lumabas ng bahay, di ba? Pero kung kaya naman po, na every other day ka lang bumili ng pagkain, yun na lang gawin mo. Ngayon, alam ko, hindi po lahat kayang gawin yun. Kaya nga po, ma-flexible tayo. May mga iba pong pamilya, talagang kailangan bumili ka rin direya kasi hindi sila makapagluto sa bahay. Naiintindihan ko po yun. Naiintindihan po ng pamahalaan yun. Kaya nga po may exceptions tayo dun sa barangay coding. Yung neighborhood store, sari-sari store, karinderya, pwede po kayong pumunta dun. Pero wag na po kayong wag na po kayong tumawid ng barangay para po bumili ng pagkain sa karinderya. Alam ko pong masarap yung karinderya sa Kanyugan, pero kung tagasagad ka, dun ka na lang bumili. Huwag ka na pong pupun sa malayo. Hindi po panahon ngayon para dun po sa Ayan. So, yung pagpunta sa palengke, limit na lang po natin. Kung kaya naman po, o yun, may nagsusorry, okay lang po, naiintindihan ko naman po. Hindi po talaga madali ito. Siyempre, mas mahirap po ito sa mga pamilyang na walang talaga ng trabaho, mga nangailangan. Ayan. Okay, so, meron pa ba? Meron pa ba ang kailangan niya, no? Wala ba mga phone-in question? Check ko lang. Baka may nag-text na dapat banggitin ko ngayon. Wala naman. Okay. Okay. So, yun po. Please stay safe. Sumunod lang po tayo sa mga regulasyon natin sa panahon enhanced community quarantine. Kung lahat po tayo susunod, mas magiging mabilis po ito. So, sana po ay maging maiksi na lang ang quarantine natin. Of course, it will be lifted as we are able, no? Depende sa sitwasyon. Itong virus na ito, napaka unpredictable. So, hindi po masabi kung ano mangyayari bukas. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod na linggo. Pero, basta magtulungan lang po tayo. Mampalataya tayo at magdasal tayo sa Diyos. Maghanap tayo ng mga paraan para tayo makakatulong sa kapwa natin. Alagaan din natin ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya, yung mga hindi lumalabas ng bahay. Alagaan din yun, yung mga mental health ninyo. At maligo pa rin po kayo. Kahit na mga 5 days na hindi lumalabas ng bahay, kahit every 5 days, maligo po tayo. Okay, there you go. Thank you. Maraming salamat. Ingat po kayo. Basta't magtutulungan tayo sa mga national government, local government, pamahalaan, pambarangay, lahat ng ibang tumutulong. Gawin natin ang ating parte para matapos na po ang crisis na ito. God bless you. Ingat po. Maraming salamat.